Welcome back mga kalinya. So sa video tutorial pong ito ay itutuloy po natin ang ating ginagawang pag-wiring, pag-perform ng ating reverse forward motor control with another diagram. So this time po pagaganahin natin ang ating mga indication light. So mangangailangan po tayo ng dalawang pirasong auxiliary contact block with normally closed and normally open contact. So instead po nagagamit tayo ng relay na nangangailangan ng voltage supply. So mechanical release na lang ang ating gagamitin through auxiliary contact block na ikinakabit sa ating mga contactor tulad po nito. So nilagay ko na po ang ating auxiliary contact block sa ating forward contactor at ito pong isa ay sa ating reverse contactor. Kung bago ka po sa channel na ito, please consider subscribing po and hit the notification bell button para po palagi tayong updated sa mga bagong videos. So gumagawa po tayo ng mga house wiring, motor control wiring tutorial, troubleshooting and maintenance tutorial, familiarization of induction motors winding and configuration, basic electrical computation, electrical testing instrument tutorial, and many more tutorial regarding our profession. Para po sa mas mabilis na wiring tutorial, nilagyan ko na po lahat ng neutral line ang ating trip indication light, reverse indication light, forward indication light, at staff indication light. So nagdiretso na po siya sa ating neutral line or line 2 ng ating circuit breaker, mga kalinya. Ayon po sa ating control circuit, ang ating normally closed contact na nasa forward contactor, which is our auxiliary contact block, ang normally closed contact which is located on our reverse contactor they are connected in series connection ay nangangailangan po ng line supply. Ganun din po ang normally open na nasa forward contactor na mag-energize sa ating forward indication light, ang normally open na nasa ating reverse contactor na mag-energize o magpapailaw sa ating reverse indication light, at ang ating normally open contact na nasa ating thermal overload relay na siya magpapailaw sa ating trip indication light, lahat po sila ay nangangailangan ng line supply. So lalagyan ko na po lahat ng line supply ang mga contacts na ito. Dahil nakompleto na natin ang paglalagay ng ating mga line supply sa ating mga contacts para sa activation ng ating mga indication light, unahin po muna natin ang ating stop indication light. So according po sa ating drawing, ang ating stop indication light is a series of two normally closed contact na nakalocate sa ating forward and reverse contactor. So once any of the contactor is activated, mag-o-open po ang contact niya at ma-deactivate po ang ating stop indication light. So from the normally closed contact ng ating auxiliary contact block, pupunta po tayo in series sa isang normally closed contact na located sa ating forward and reverse contactor. So dahil may line supply na po siya, papunta po tayo dito. So hihigpitan ko na po ang wire na ito na nasa normally closed contact ng ating auxiliary contact block na nagpunta in series sa ating reverse contactor na siyang pupunta naman on the other side, ito na po yung pupunta sa ating indication stop, mga kalinya. So from the last point of normally closed contact na nakaseries from our forward and reverse contactor, i-coconnect ko na po ang wire na ito na siyang magpupunta sa ating stop indication light. So, ito po ang ating stop indication light. So, i-coconnect ko na rin po ang wire na ito sa ating stop indication light. So, higpitan ko lang po mga kalinya. From the normally open contact ng ating auxiliary contact block na nasa forward contactor,
So, i-coconnect ko na po ang wire na ito na siyang magpupunta naman sa ating forward indication light. So, i-coconnect ko na po ang wire na ito sa ating forward indication light, mga kalinya. So, ihigpitan ko lang po ang wire na ito na siyang pumunta sa ating forward indication light. So, ang isusunod naman natin ay sa ating reverse indication light, mga kalinya. From the normally open contact located on our reverse contactor, so i-coconnect ko na po ang wire na ito. Ito po yung wire na mapupunta sa ating indication light for reverse activation ng ating contactor. So i-coconnect ko na rin po ang wire na ito. So mahaba lang po, kaya putin lang natin ang wire na ito na siyang pupunta sa ating reverse indication light, mga kalinya. So hihigpitan ko na po ang wire na ito na siyang nanggaling sa normally open contact ng ating reverse contactor na pumunta sa indication light reverse, mga kalinya. Last but not the least ay ang ating indication light for our trip. So from the normally open contact ng ating thermal overload relay, so ilalagay ko na po ang wire na ito na siyang magpupunta sa ating trip indication light. So ito po ang ating trip indication light, mga kalinya. So i-coconnect ko na rin ang wire na ito na nanggaling sa ating normally open contact ng ating thermal overload relay. Once na magkaroon ng any abnormalities, trip ang ating or any problems sa ating induction motor, so magko-close ito. Bibigay ang line supply papunta sa ating trip indication light para umilaw siya at magkaroon tayo ng warning signal, mga kalinya. So mga kalinya, tapos na po tayo sa ating ginawang pag-wiring on activation our indication light. So pwede na po natin silang testingin. So babalik na rin ko na po ang ating mga combination ng ating mga push button and indication light para matesting natin o makita natin kung tama ang ating ginawa. I-switch on ko na po ang ating circuit breaker. So nakailaw po ang ating stop at ang ating trip indication light. So i-reset na po natin ang ating thermal overload relay para mawala ang ating trip indication light. So ready na po ang ating control circuit, mga kalinya. I-try po natin i-push ang ating push button forward. So dapat mag-ilaw po ito. So try po natin at mawala ang ating stop indication light. So nag-off ang ating indication light at umilaw ang ating forward indication light, mga kalinya. So stop ulit natin. So nag-off ang ating forward indication light at nag-ilaw na naman ang ating stop indication light. So try naman natin by reverse. So dapat umilaw ito, mawala ulit ang sa ating stop. So umilaw ang ating reverse indication light at namatay ang sa ating stop indication light. So stop ulit natin, mga kalinya. I-push ulit natin ang ating push button forward. So umilaw siya. I-try natin by our interlocking. So hindi na po tayo dadaan sa stop push button. So namatay ang ating forward indication light and then umilaw ang ating reverse indication light. So pumunta naman ulit tayo ng forward operation. So hindi na po tayo dadaan ng stop. So dito na po tayo sa forward. So pindutin lang natin ng bahagya. So namatay ang ating reverse and then pumasok po ang ating forward. So sana po, mga kalinya, nakatulong po sa inyo ang wiring tutorial na ito. So pakibisita po ang isa ko pong video ng reverse forward motor control with actual induction motor. So sa wiring tutorial pong ito, hindi ko na po sinamahan ng induction motor kasi meron naman po tayong video na nagtuturo how to connect the power connection of our reverse forward with actual indication light, mga kalinya. So maraming salamat po sa inyong panonood and see you po sa next video and God bless po sa inyong lahat, mga kalinya. So try pa ulit natin ng isa, stop, and then forward tayo, and then punta tayo ng reverse, hindi na tayo dadaan ng stop,
try natin ang ating interlocking. So, nag-reverse po siya. Punta ulit tayo sa forward. Hindi na po tayo dadaan sa ating stop indication light. So, pindutin natin ng bahagya ang ating forward. And then, idiretso po natin. So, ganyan lang po siya kasimple, mga kalinya. See you po on the next video at maraming salamat po sa inyong panonood, mga kalinya.